pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan, siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman, nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi, tayo'y may dakilang saserdote. Nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan, siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkuli ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain, kaya't kailangang ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito, gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Ang Salita ng Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Kaya ang tugon ko ako'y naririto, nasa kautusan ng mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay, bayaang sabihing ang puon ay takila, nang nangaghahangad maligtas na kusa. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Doon sa banal ebanghelyo na napakinggan natin, si Jesus po umalis na sa sinaguga. Hindi na po siya nagtuturo doon, pumunta na po sa labas ng sinaguga. Kasi ayaw pong bumangga ulit sa mga pariseyo, mga eskriba, kasi hindi po dumadating ang panahon. Kasi kung nag-away-away silang ganun,
yung misyon niya na kalooban ng kanyang ama ay hindi magaganap. Kaya umalis muna siya to avoid conflict. Kasi nagbabanggahan po yung kanilang pakakala sa Misaya. No? Ang akala ni Misaya ng mga Pariseo ay mandirigma, malakas, ibabalik niya ulit ang kaharian ni David, ganun ba? Pero ang Misaya na gusto ipahiwati ng ating Panginoon, ang Misaya ng pag-ibig. Kaya umalis muna siya. No? At noon nasa labas siya, kung mas maraming tao dumadating sa kanya. No? Galing ba ibang lugar, yung dinidescribe nila sa Judea, mga 200 miles, 300 miles, naglalakad papunta kay Jesus at makinig kay Jesus. At nakita natin na yung bangka ay ilalayo kasi nagdadagsan yung mga tao. You know? So siya po ay mapasyan sa kanila, nagturo pa rin siya na gano'n. At kung titignan natin motibo ng mga tao, ay pumunta kay Jesus dahil una-una makinig. Very good, no? Upang gamutin siya kasi nanggagamot na siya. Tingnan nyo ngayon, eh, kay Padre Suarez, ay wag ito basta gamot. Ang dami kasi marami may sakit, no? Ay, nung panahon ni Jesus, ganun din, no? Kasi gusto lang mapagaling sa kanilang sakit. Maganda po yung kanilang motibo, pero sana hindi tatapos doon. Kasi kung titignan natin, karamihan sa kanilang motibo ay pumunta kay Jesus dahil may makuha kay Jesus. No? May makuha sila kay Jesus. Hindi po masama yun, no? Dapat lumapit kay Jesus kasi nangangailangan tayo. Pero sana hindi hanggang doon lamang. No? Sana, kasi nung nangyari, nung si Jesus po ay dinakip, at pinakusap ko sila pa nagbago, itinakulo si Jesus. Wala na kasi makuha kay Jesus eh. Kaya yan, iniwanan si Jesus, sila pa nagbago sa kanya. Yan ang ibig sabihin. Na kundi lumahapit sa Jesus, hindi lang dahil may makuha tayo kay Jesus, kundi dahil mahal natin si Jesus. Halimbawa sa pagsisimba natin, bakit yung nagsisimba? Karamihan sa atin kasi may mga intention tayo. At kung di binigay intention natin, ayaw na natin magsimba. Gaya ng isang tao sa aming parokya. No? Nakikita ko sa yung nag-mimisound doon siya, time din nagdarasal. And then suddenly, bigla siya nawala. Nakita kami sa gateway sa Gubay. Oy, brother, sabi niyo, hindi ka na nagsisimba? Oh, father, sabi niya. Kasi alam mo, father, bakit ka nagsisimba? Kasi nagtayo ka ng negosyo ko. Lahat ng pera ko inilagay ko doon. Ang panalangin ko saan umunlad. Ay, sa tumunlad din na bangkarote, eh, hindi ako na magsimba. Ano mo sinasabi ko sa inyo? Bakit ay lumalapit sa Diyos? You know, kumisang gamitan lang po, ginagamit natin sa Diyos ang mas mahalaga yung negosyo natin kaysa ating relasyon sa Panginoon. No? Kaya, yun ang nangyari sa ating Panginoon. At, alam niyo mga kapatid, gaya ng nangyari sa banal ebanghelyo, kung di nagkatuba ang kanilang imahin tungkol sa Misaya, itinakwil si Jesus. Sa atin din po, kasi kanya nga ito, images of God eh. Kaya karamihan natin, sabi ko kanina, ang image of God, parang Santa Claus, lalapit lang sa Diyos kung may kailangan. Kung di binigay ng kailangan, reject sa kind of God. Iba naman, tingin na sa Diyos ay parang bangko. Lord, nag-deposit ako, pagbalik mayroon dapat interest. Ay kaso kung minsan walang interest, deficit pa. You know? Hala, yung isang seminarista na pumasok sa seminaryo upang umalad ang bahay lang, at tapos maging mapayapa, ay nagkagulo-gulo na pa ba? Yun ba? Hindi nagkakatugma. Mga kapatid, ilagay natin sa ating isipan na ang Diyos ay always beyond our concept, beyond our understanding. You know? Kaya kailangan po natin ang pananampalataya. Kasi kung di nagkatungba ang akala natin sa Diyos, we reject God. Huwag ilagay ang Diyos sa isang box. Don't put ganun. It's beyond understanding. No? Nalala ko yung istorya ng aming professor, I studied in Canada, ng spirituality, and yung professor namin, it's a very good professor, galibilig na bilang ko sa kanya. At kinikwento, meron siyang counselee, a spiritual directee. At yung spiritual directee niya ay bakla po, no? Ito ngayon, ang spiritual directee, gusto na maging lalaki. Kaya nagpa-therapy yan, no? Nag-attend ng mga seminars yan, kumisya mga retreats. Kaya para ito yung mag-depress na depress, I want to become a man, I want to become a man. Sabi siya talaga, depress na depress. And then, isang araw daw, nung nakita ulit siya, different na siya. Talagang masaya-masaya siya. Oh, yes, so happy. What happened? What happened? Sabi niya, you know what, Father? Last Saturday, I had a recollection. And during the recollection, again, I was in the chapel praying all alone. And I was telling the Lord, Lord, I want to become a man. I want to become a man, sabi niya. And you know what, Father? Suddenly, Jesus Christ appeared to me, sabi niya. And he asked me, oh, what do you want me to do for you?
Lord, I want to become a man. I want to become a man. And ano sabi ni Jesus Christ sa akin? Don't worry. Sabi niya, I'm also a gay. But anyway. So in the process, ang punto ng I'm professing that you cannot put God in a box. It's always beyond our understanding. Yan nangyari si Panginoon. Akala, Messiah, mandirigma, etc. Hindi yung Messiah, ipinako sa cross. Contradictory expectation. Pero ganun ang Diyos eh. God is always beyond understanding. Ay dapat sumampalataya tayo sa Kanyang kalooban. Amen. Would you know what the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time? I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth, a quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.